Magandang araw mga ka-eShop. Mayroon tayong gagawin ito. GBC 21. Testing natin. Ayan, may ilaw naman siya. Ayan, pumislap yung screen. Tapos ganyan siya. Oh. Ito may video na siya. Try natin lagyan ng video kung ano ang picture niyan. Ayan. Okay, bali yan yung video niya. Parang sira yung kulay niya. Pansin nyo ba? Tapos, tingnan nyo yung nakasulat dito. Umurong siya dito. Dapat dito banda yan eh. Parang na-freeze yung video niya dito sa side na to. Ayan o. Dapat yung sulat na to ay hindi sa gitna. Dapat na sa dito banda yan o. Parang gumanon yung screen. Mga ka-eShop, medyo mahirap ang trouble na ganito. Ayan. Tapos tingnan nyo yung PG niya. Baliktad. Pansin nyo ba? Nag-reverse yung screen. Parang umikot yung screen natin. Yun. Nag-iba yung screen natin. Umikot yun, oh. Tingnan nyo pag nag-ikot. Yun. Talagang umikot yung screen natin. Okay. Pero laki oh, laki ng diferensya na nasa gitna na talaga siya oh. Tingnan niyo. Konti lang yung diferensya niya nasa gitna na yung sulat. Dapat dito banda yan. Dito banda. Okay, bakit nag-freezing yung screen natin papunta sa kanan na side. Yan. Yun oh, meron siyang guwit dito. Buksan natin. Pick up natin. Ito na ang unit natin, GBC, 21 inches, flat na rin siya yung harap, pero tube type pa rin ito. Ngayon ang problema niya ay nag-iba ang kulay, pero pwedeng yung kulay na yun ay dahil dun sa naging problema niya sa picture niya. Kasi parang nag-reverse yung picture niya. Sa main board tayo ngayon magkakalikot. Bali, ito yung board niya. Ito yung IC niya. Ngayon, ang gagawin ngayon natin dyan ay check muna natin yung mga parts niya. Kung mayroong bumaba na supply. Eh, dito muna tayo. Okay, nung sinaksak ko siya ngayon, nagbi-blink yung red niya. Hindi siya bumukas. So, try natin ulit. Ayan, nag-blink. Try ulit natin. Okay. Bali, nag-heater na siya. So, may heater na siya. Okay. May heater na siya. Makikita mo pag nakasindi yung heater sa loob, yun nagpupula. Okay, double checking tayo ngayon.
Titingnan ngayon natin yung supply ng ating secondary. Naka 220 tayo at 250. Voltage checking na tayo. Okay, good. Yung B plus nya. Okay to. Tapos yung sundan natin yung supply ng 50. Supply ng sounds. Maba yata. Ah, ito yung supply na 3.3. Ayan, pumasok dito. Ayan, ito yung supply ng program niya. Check natin yung program. Yun, ito yung supply ng program. Yung diode na ito. Yun, ito yun. Tapos yung supply naman ng sounds niya. Yun, ang supply ng sounds niya nasa 30. Tapos, check natin ngayon yung isang supply pa. Ito yung sa papunta sa program. May isa pa yan na yun, ito nasa 13 volts o 12. Okay naman. So umaandar naman yung unit natin. Good naman yung unit natin. Normal operation naman siya. Kaya lang may time na nagbiblink yung ilaw. Tapos yung yun nga yung screen niya parang nagkaroon ng problema. So ang gagawin natin yan dahil doon sa screen, pag mga ganun kasi ang problema, ang iisipin mo doon, pag walang display yung screen, yung nagbablangko yung screen pero mayroon siyang volume, display, may display siyang volume, pag nag-volume ka, channel mayroon din pero wala siyang picture, problema nun minsan ay ABL niya. Kadalasan nun sa Sony, ABL ang problema nun. Pero pag ang screen natin umurong o parang na crumble, doon na tayo mag-iisip sa isang signal din na ang function naman nun ay para i-normal yung screen, para i-pull yung screen. Yun naman ang signal na EEPSI. Ngayon ang trouble nito ay EEPSI. Sa EEPSI tayo pupunta ngayon. Kasi may picture, normal, parang nag-rumble lang yung picture niya. Kaya sa EEPSI tayo papasok ngayon. Okay? Bali, ito, sa flypack tayo pupunta. Dahil ito ay, ako, masilaw ah. Yan. Wala ako pang turo. Okay. Ito ay nakalagay heater. Ito ba? Ito heater niya. Tapos heater. Ah, ito ground. Tapos heater. Tapos EBL. Tapos yung isa dito ay kulay. Yung 180 niya. Yan. Ground, 180. EBL. Heater. Ground. Tapos yung supply ng ano nga, vertical. Positive, 14. Saka, positive, 7. Saka negative 7. Yan, may nakalagay dyan eh. Tapos, ang problema ng ating unit ay ito yon. Yung nakalagay dito ay HFP. Yon. Yung HFP na to, ito yung may problema sa ating unit. Kaya nagra-rumble yung screen nun. Dahil yung HFP, yung HFP, B na to pwedeng
may open dyan o walang supply yan, pwede yan ang problema niya. Ngayon para malaman natin yan, chichik ngayon natin yung yan, chichik ngayon natin yan kung mayroong supply na kung apasok dyan. Ang supply nito ay, kung sa ibang board to, ang nakalagay dito ay EFC. Okay. Ang supply nito ay, ano na yun, medyo mataas yung EC. Tapos, idadrop siya ng resistor. Tapos, dadaan siya sa kapasitor na non-polar. Yan. Tapos, dadaan pa yan sa mga resistor. Idadrop pa ulit yan. Tapos, minsan mayroon tong ano, sinner. Ito, wala yata. Walang sinner to. Yun lang connection niya. Tapos, diretso yan doon sa IC natin. Okay, check ngayon natin to kung mayroong supply ito. Bali, magsisilip lang tayo sa AC. 50 volts. Tapos, sukatin natin yung output niyan. Bali, nakabukas pa yung unit natin. Line to ground lang tayo. Tapos, check ngayon natin yung heater natin. Kung okay. Yun. Meron siyang heater. Okay. Ngayon, check natin tong 7 sa vertical niya. Yan. Easy pa yan, no? Yan. Nasa 50 tayo. Mataas din pala. Tapos, yung negative niya, ganun din. Okay. Ito yung negative sa vertical to. Ito yung dalawang supply ng vertical. Ngayon, check ngayon natin to. Yung IFB niya. Yeah, may supply. Hindi na nawala yung boltahe niya. Nag-permis na. Ito yung heater niya, pero nag bumababa lang siya ng konti. Ito. Ito may supply, oh. Yun. Ito yung HFB. May supply siya dito. Ibig sabihin, pumasok yan dito sa resistor. Ba't wala? Yun. Okay, ito may supply dito. Pero pagdating dito, nawawala siya. Oh. Pansin niyo ba? Yun oh, wala. Pero pagdating dito, mayroon. Dapat pagdating dito, mayroon din. Wala siya. Yun. Kuha niya na. Itong flyback kasi na to ay parang pinalitan na rin to. Nahinang na rin ito. Yun. Yun o. Oh, mayroon dito. Pero pagdating dito ay wala. Okay. Nakuha niya na kung ano problema niya. Yun. Yan yung mga mali minsan ng ating mga kaibigan din. Yung mga paghihinang nito ng hindi maayos. Kaya minsan, sakit sa ulo. Sakit sa ulo minsan ang mga ganitong trouble. I-zoom in natin ha. Maayos naman yung pagkahinang eh. Kapit na kapit naman yung hinang niya. Malaki pa nga yung tingga na ginamit. Pero ang problema, pansin nyo ba? Yun o, yung circuit sa ilalim, magalaw. Yun. Dito sa taas, okay yung isang circuit dito, hindi na bakbak. Pero pansin nyo yung circuito nito. Yun o, bakbak yung circuit niya. Kumbaga, umangat siya. Eh, ibig sabihin yan lang ang naging problema niya. Pero pag hindi mo kabisado ang trouble na to, sakit sa ulo to.
kung ano-ano nagagalawin mo rito dahil ang problema niya ay ganyan. Pero ang problema niya dito lang sa supply na to. Open ito, yun o, nakaangat siya. Hindi na ito nakadikit. Nabitak na yung sarkito dito. Okay, kaya open yung supply nito, walang supply. Aayusin muna natin to, hinang natin to ng maayos. Bali naka times 1 tayo. Check ngayon natin to contact na ito. Tingnan nyo. Yun o, walang palo. Pag short ko rito, meron. Meron. Pero pagdating dito, walang palo. Pansin nyo ba? Open talaga siya. Ito, meron. Meron. Pero dito, wala. Ayan. Bali, ito yung problema niya. Yan na. Bali, iniinang na natin siya. Ayan natin. Yun o, may contact na siya, no? Yan. Paganahin natin ngayon. Okay. Ngayon susukatan ngayon natin siya kung normal na 'yung ating supply. Ito heater natin. Wali. Okay, mahirap i-detect 'to. Set na natin sa 10 volts. Okay, 10 volts. Tapos, heater. Okay, may heater siya. Ito ngayon yung ating heads. FB, yan o, taas o. Nagpa siya ng 10 volts AC. Yun, nasa 12 siya. Tapos dito, mayroon na rin siya o. Kumbaga, pumasok na siya dito, ang supply niya. Okay? Tapos, ang ating bitas dito ay yan, nasa 135. Dito, mayroon dito resistor, usable na resistor. Yun, nagka-drop dito minsan. Ang sakit naman ng resistor na to, pag nag-drop to, nagpapatay, ayaw magtuloy yung bukas ng unit. Yung bubukas, tapos mamamatay din. Kasi dinadrop niya yung 135 natin. Okay, yan. Kunti lang nagbawas, mga point. Wala pa 1 volts. Okay, tingnan ngayon natin yung picture ng ating ginawa. Kung okay na. Yun na yung picture niya. Madilim. So, full na siya. Okay na. Kaya lang hindi pa siya sagad sa gilid yung may kunti siyang itim sa gilid. Oh. Hahabulin pa natin to yung itim sa gilid. Yan, okay na siya. Full screen na siya. Hindi na nakikitlop. Yan, oh. Masyado malapit. Yan, okay na. Ang problema na lang niya ay meron siyang konting itim dito. Tapos, sa kabila, ganun din. May itim din siya dito. So, malaki pa yung space, eh. Pabukain pa natin yan. Okay. Ganyan minsan yung epekto pag nagpalit ka ng flyback. Kaya lang, yung unang gumawa siguro yung nito, yung pinalitan niya ng flyback, hindi na niya in-adjust yung horizontal nito. Pag nagpalit kasi ng flyback, pwedeng
may epekto yung dun sa horizontal. Kaya ito, dadayain na lang natin to sa mga half inch ang itim sa gilid. Try natin ngayon dito yung capacitor dito, yung high voltage na capacitor dito. Okay, try natin. Ito na, bali tinanggal natin yung isang 152 inch. Hahanap lang ako ng kapalit. Pwedeng doble nito, mga 2 or 3 352, mga ganon. Basta 2 lang, hanggang 2 lang tayo. 3 pababa, 3 to 2 lang tayo. Ihanap lang ako. Okay, ito yung papalitan natin ay 1,500 volts. Ito, nakahanap tayo. 472D 1,600 volts. Okay, try natin ngayon to. Okay, bali napalitan na natin siya ng 4 plus. Ito yung tinanggal natin. Okay, tingnan natin yung picture. Yun, no, fit na siya sa side. Yun, pasok na siya sa gilid, okay na siya. Fit na rin siya sa kabila, wala nang itim dito. Okay, yung itim na yan ay guide na lang yan. Kagaya nito, may itim din dito, pero hanggang dito lang talaga ang stream niya. Okay, okay na yung picture natin. Yan, hindi na siya tumitiklop. Oh, ito na, mga ka-e-shop. Testing na natin. Testing natin. Yun, no? Normal na yung screen natin. Yan. Ito, sagad na yung display niya, wala nang itim sa gilid. Ito, guide na lang to, yung pinaka-itim na yan. Normal lang yan sa mga tube type. Yung, kagaya dito, yung, may ganun talaga siya. Pero sagad na yung display natin. Okay na siya. Hindi na nag-compress yung ating screen. Hindi ko alam kung ano tawag doon. Basta ganun, pag ganun ang problema, automatic yun sa EFC. Kung sa ibang unit yun, EFC ang tawag doon. Ito kasi GPC nakalagay, iba naman ang nakalagay sa board niya. It's FB. Okay, hanggang dito na lang yung video natin. Sana may magtulong tong video ko sa mga trouble na ganitong klase. Maraming salamat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe. At marami pa tayong video na may upload. Magandang araw, mga ka-e-shop. Shoutout lang tayo. Ito, shoutout sa inyong lahat. Yan. Ito, may channel din to. Bisitahin nyo rin yung channel nito. Yan. Yung iba nating mga viewers ay may mga channel din. Pwede nyo rin sila puntahan sa channel nila. Baka yung hinahanap nyo ay andoon sa channel nila. Okay? Maraming salamat sa suporta nyo sa channel ko. Shoutout sa inyong lahat. Yan. Ito, may channel din to. Pwede nyo rin dayuhin yung channel nito. Okay? Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta nyo. Yan, ito may channel din to. Puntahan nyo rin, pwede nyo rin dalawin yan. Ito mayroon din to. Okay, maraming salamat. Yan. Okay, shoutout sa inyong lahat. At maraming salamat sa suporta nyo sa channel ko. Yan. May mga channel din yung iba dyan. Okay, hanggang dito na lang.